ang pagsisiwala tukoy sa di umano'y hindi makatarungang paggamit at pag-abaw ng pondo ng mga makakaliwaan kasama sina Franz Castro at Raul Manuel ay naging maingay na isyu. Ayon sa mga ulat, tila naglalabas ng malaking suporta sa kanilang ilang opisyales tulad ni SOJ Bodjing Rebulya at Tambaloslos. Sinasabing ang pera mula sa kaban ng bayan kasama ang ayuda scam ay dumanoy napupunta sa mga tiwali ng lipunan na may layuning kalabanin ang gobyerno at magdulot ng gulo sa bansa. Ito'y isang nakakalungkot na pagsasabuhay na nagbabahayag ng nasasayang ang pondo ng bayan sa mga hindi karapat-dapat na layunin. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. Kung may terrorism, may terrorist financing din. So dapat magsabay ang dalawa. Tama. Pag na-file natin ang terrorist charges, dapat meron din tayong ma-file na terrorist financing cases. At ito po ang isa sa mga strategies, no, ng ating bagong administration ng Department of Justice under the leadership of Secretary Boying Rimulya, na yung lifeline yung ng mga terrorist groups, yung funding nila, no, ay talagang maipit at maputol. Dahil yun po ang magiging siguro biggest tool ng gobyerno, ng Department of Justice at mga law enforcement agencies para po talagang ma-destabilize ang kanilang mga efforts, ang kanilang mga activities. Or gano tayo kaserious to really fast track ang ating laban dito, eh. Kasi lagi po natin na nakikita na tagal at also reklamo ng ating mga kababayan dito, sayan, na ganyan, magsasalita and everything, tapos matatagalan na naman. Yung pagpapabilis po ng ating proseso na matugunan po talaga ang kanilang hinain na especially yung mga nakaupo po sa Kongreso. Iyon. Opo, no? I think para lang mapaliwanag ko yung urgency, tignan na lang po natin yung mga nagawa, no, ng administration under the leadership of the President and the Secretary of Justice, Boying Rimulya, kung saan napakaraming kaso na lang na na-file regarding terrorism and terrorist financing. Kagaya ng sinabi ko po kanina, magandang mechanism para makita natin yung progress, yung Financial Action Task Force, dahil ito po ay sa mga criteria, no? Yung mga ilan ang na-file, ilan ang na-convict na terrorist charges at terrorist financing. Dati po, nung pumasok po kami dito sa departamento, zero po ang na-file na terrorist financing or na-convict na terrorist financing, sorry. Pero ngayon, umaabot na po sa 30 plus ang mga terrorist financing cases and convictions. So, this is something na we are very proud of, lalo na nandito si Undersecretary Jesse Andres, dahil lagi niyang nire-remind ang mga law enforcement agencies na kung may terrorism, may terrorist financing din. So dapat magsabay ang dalawa. Tama. Pag na-file natin ang terrorist charges, dapat meron din tayong ma-file na terrorist financing cases. At ito po ang isa sa mga strategies, no, ng ating bagong administration ng Department of Justice under the leadership of Secretary Boying Rimulya, na yung lifeline yung ng mga terrorist groups, yung funding nila, no, ay talagang maipit at maputol. Dahil yun po ang magiging siguro biggest tool ng gobyerno, ng Department of Justice at mga law enforcement agencies para po talagang ma-destabilize ang kanilang mga efforts, ang kanilang mga activities. Yes. Dahil at the end of the day, Yes, ma'am. Yeah. ASEC, there are low-lying fruits for that, no? That's Franz Castro, Arlene Rosas, and Raul Manuel. Go get them, please. They are low-lying fruits. At idudugtong ko dun sa binabanggit ni Ma'am Lorraine. Tama ka dyan, Ma'am Lorraine. ASEC, no, we won't put you on the spotlight right away. Pero ako na po ang magugulyag sa sinabi ni Ma'am Lorraine. Halimbawa,
dalawa pong funding ng terrorism, sa tatlo sa Pilipinas. Number one, yung kanilang extortion. Maraming matatamaan ito as ASEC kasi ako mismo marami akong knowledge na nagbabayad po mga telecommunications company na ito, pero hindi nila aaminin dahil walang resibo at alam nila may pananagutan sa batas. Nagbabayad din ang mga malalaking kontraktor. Yung isa dyan ay may party list pa. Nagko-construct ng mga airport. At siya mismo umamin yan sa harap namin at ng former na mataas na opisyal ng Anti-Terrorism Council na hanggang ngayon nagbabayad ang mga kontraktor doon sa region niya. At minsan sa kanya pa nagpapatulong. Hindi ko muna ibanggit ang babanggitin ang pangalan ng congressman na ito. Maliban sa extortion, mga kontraktor at mga mining groups at politiko at mga negosyante, ASEC, nandyan din sa terrorism financing ang kanilang pagtatago ng pondo sa NGO, kagaya ng CERNET, CDRC, mga negosyo nila na Panayper Trade Corporation, simbahan ng mga program na nagtatago sa maskara at pulpito ng simbahan, sa UCCP, sa Iglesia Pilipina Independiente, pero konektado sa... Kaya po naming ilarawan ito lahat, ASEC, in an executive session, direkta po sa inyo, pero binabanggit ko na ganun po ka-tedious, rigorous, ang mga ganitong pagtatago ng mga pondo. Ang pangatlo po binanggit ni Ma'am Lorraine, Congress. Extraordinary fund at mga miscellaneous fund at mga perks and privileges. Ako po mismo bago mapunta sa CPP, NPA Underground Operation, dyan po kami kumukuha sa mga party list namin. Dati pito pa ang aming seats. Sa ganito ka-elaborate yung panglima na pondo nila, yung dinadaya nila ng mga labor unions. May butaw, yung sa mga teachers, may butaw na mga kinukolekta ang ACT, ang KMU, 40% or kalahati niyan minsan napupunta sa underground. Yan ang totoo talaga. Ang naiiwan yung open source lang nila. Kaya ang mga butaw na yan sa mga manggagawa at sa mga teachers at sa mga government employees, kalahati niyan halos napupunta sa terrorist financing pero natatago nila. Kung ganito ka-elaborate ang kanilang labyrinth o cover na hindi ganun kadali gawin ng batas, how do you like to approach using the law, anti-terrorism financing law and anti-terrorism law, and the Supreme Court guidelines na inilabas sa mga ganitong inihalin tulad ko, kung gaano po nakakakuha ng bilyones na pondo at nabubuhay nila ang kanilang terrorist operation sa Pilipinas, including sa abroad nang gagaling. Aasik Labano, please. Kaya po, Ka-Eric, napakaganda ng whole of nation approach, no, natin dito sa laban na ito. Dahil hindi simple ang structure na hinaharap natin. Meron po tayong mga financial investigators sa AMLAC. Meron po tayong NBI na nakapag-investigate ng mga complex crimes, yung PNP, yung AFP, at iba't ibang mga departamento or agencies na makakatulong para makuha natin yung kabuuan nitong problema. So napakaganda po no ng ginawa ng previous administration na gumawa ng isang whole of nation approach. Dahil dito sa Department of Justice, yung hawak po natin ang NBI, ang National Prosecution Service, hanggang doon lang po kami. Kung mas malawak po yung problema doon, kailangan pa namin mag-reach out sa iba't ibang pang mga ahensya at departamento para makipagtulungan. Pero ginawa na po ito ng NTF-ELCAC, yeah, kung saan nagtipo-tipo na lahat ng agencies at mga departments. Hmm. So, if we just continue this direction, this route, this policy of ours, I believe na makukuha din natin ang kabuuan at masusolusyonan na rin natin yung problema na ito. So, yeah. I'm very, very positive, very hopeful, very optimistic, yes, about the direction that we are going through right now. Nakikita ho natin yung improvements galing sa previous administration at dito sa bagong administration. Kung ipapatuloy lang natin itong momentum na ito, sa tingin ko po, in a very short period of time, matatapos na rin ito, finally. Yes. Attorney Clavano, ha, sir, we are willing to support kami mga former rebels na may direct knowledge, direct participation on, at may mga personal experience patungkol po sa pandaraya na itong pinakamahirap dyan, Ma'am Lorraine, ang pagtatago sa NGO, sa non-government organizations, sapagkat dapat ma-involve din ang Securities and Exchange Commission at ang ating Department of Foreign Affairs sa Attorney Clavano. Sir, may parang yes, may importante na akin, last na pahabol na tanong yes, dito. Okay, go ahead. Sa akin, ang huling katanungan ko na lang po, ASIC, is how far are we
for us to be removed from the gray list para sa taong ito. Ayan. Konting kembot na lang po, sir. There are a lot of criteria which we have already met. What we have to work on are these terrorist charges and terrorist financing charges. Dahil dito po, from the time we came in, naghahabol po talaga tayo. Although with the direction given by the Secretary and implemented by Undersecretary Jesse Andres, we have addressed them partially, but we are not stopping there, no? What the President directed us to do was to be removed from the gray list para po mas malawak na makuha nating investments, foreign direct investments. And this is, I think, one of the ways that we can support the President in his plans to invite investment here back to the Philippines. Mm-hmm. So, malapit na po. Kagaya ng sinabi ko po kanina, whenever we have meetings with law enforcement agencies, we always make it a point to remind them to file the necessary terrorist financing charges. Mm-hmm. Dahil meron po talaga yung financial aspect, no? And that is something that we never forget to mention, never forget to remind. Dahil sa tingin ho namin, it's really just an implementation issue. Dahil andyan na po, no, yung mga tools, yung batas, yung terrorist financing charges, the law supports, no, itong mga charges na ginagawa natin. Kaya ang sa amin lang, our job is to remind the law enforcement agencies to please file the necessary terrorist financing charges para po talagang holistic din ang solution natin dito sa problema na ito. ASEC, there's one question from one of our viewers right now. You've kind of answered it, but maybe he wants a more direct answer. And this is important because it really cuts to the heart of why we are doing this. It's really for our children, diba? So this is from Jansen Sapico. He asks, how does the DOJ counter the recruitment po, attorney? Kasi parang shielded pa rin sila ng batas. Mm. How do we unmask them? Kasi we don't expect them to condemn this act. Maybe just the first question. Yeah. And also to okay, how do you unmask? Yes. Yeah. We have intelligence that says that itong bansa natin, ginagawa na siyang parang recruitment center. Mm-hmm. There are different areas in the country where may training na rin, no? And that was the reason why we had to pass the anti-terror law of 2020. Mm. Para itong process of recruitment can also be charged criminally. So once a terrorist group is proscribed judicially, the act of recruitment and even membership into that organization is already charged with terrorism under the anti-terror law of 2020. No? So there are several punishable acts found in the new law that were not found in the previous law, which gives us more tools to unmask and to quell a recruitment and membership into proscribed terrorist groups. So, of course, at the start, we have to comply with due process. But once we are able to prove to the courts that indeed these are terrorist groups, and once they are proscribed, kahit membership po doon sa terrorist group na yon, at recruitment na rin po ay ma-charge under the law. Correct. So, napakaganda talaga nung development na ito. ASEC, very, very brief na rejoinder lang, ma'am, na tanong. Mm-hmm. Kasi kakalat ito sa internet eh. Yung mga kontraktor na malalaki, politiko, negosyante, at mga telcos. Kapag may lumabas na mga testigo, kagaya namin, na magpapatotoo, are they also equally accountable criminally under the anti-terrorism financing and anti-terrorism law? At pwede ba silang warningan na ng security sector? Yun po ang unang pahabol na tanong. At ang panghuli, gaano po natin nilalagay sa timetable ng DOJ priority ang proscription sa CPP, NPA, and NDF para ang kanilang mga urban operatives hindi na pwedeng mag-deny na hindi sila sasakupin ng koneksyon at ng kanilang involvement sa operations na ito ng underground ng CPP, NPA, NDF. Please. Thank you, Eric. Kagaya nung sinabi po ni Ma'am Lorraine kanina, the
the wheels of justice grind slow dahil we have to make sure that everyone is given the due process that is afforded by no less than the Constitution. Meron na po tayong hinahanda na prescription case against the CPP-NPA at binanggit na po yan ni Secretary Remulla nung dinismiss yung kaso ng RTC last year, no? That is something that is in the pipelines and we hope to file that very, very soon. Once, dahil po, no, this law was only operationalized very recently. Now we have all the guidance and all the support from the Supreme Court, no less, to undergo the mechanisms or go through the mechanisms that have been laid out by the anti-terror law. So, yun po yung una, no? And sa tingin ko po, Secretary Remulla will not let down on this fight. Okay. Napaka-adamant po ni Secretary Remulla na hulihin lahat ng mga terrorist groups. At nakita ho natin yan kahit yung sa case ni Congressman Arnie Teves nung nakita niya na may semblance of terrorism, na i-file din natin yon using the very useful provisions of the anti-terror law. So, ito po, no? Indicative po yan sa efforts po natin. Indicative po yan sa direction na binibigay ni PBBM at ni Secretary Remulla dito sa ating mga opisyales ng DOJ at ng NBI at kung ano-ano pang mga departments, no? And we hope that we can use this further to instill fear in them na wag na lang sana tayong maging destructive. Kumbaga, mas maganda na lang maging constructive tayo, no? And let's, it's all time that we move forward from all of this. Yes, itigil na dapat ang mga kontraktor, politiko, negosyante, pati po sa malalaking kumpanya, itigil nyo na po yan. At may kalalagyan kayo sa batas. At sana po, within the next 3 to 4 months, ay makumpleto po ang proscription sa judicial requirement ng CPP, NPA, at sana po, Attorney Clavano, please kindly consider, pati na po ang NDF, please. The correct quote is, the wheels of justice turn slowly but grind exceedingly fine. Sabi ni Franz Castro, siya daw ay biktima ng injustice dahil na-dismiss ang kanyang demanda. Hello, ang problema sa inyong mga pulahan. O red baiting na naman. Eh, anong tawag sa inyo? Ah, baka naman ano na sila ngayon? Dilawan na sila, pinklawan na sila, no? Dahil palagi silang kaalyado kung sinong pwede lang kaalyado, no? Kung ano man ang kulay ninyo. O sige, kayong mga teroristang CPP-NPA. Ang problema sa inyo, hanggang propaganda lang kayo. Alam nyo ba ako sa KM, kaya ako tinanggal dyan, sinipa. Buti na lang sinipa nila ako. Otherwise, siguro nagpapatay na rin ako ngayon ng kapwa Pilipino. No? Hindi naman nangyari yun. Kaya nila ako sinipa. Kasi nga sabi ko, bakit ba palagi na lang kayong ibagsak? Ibagsak! Puro slogan ni Ring. Tatanungin mo, ano bang issue? Ibagsak! Ibagsak! Ganyan-ganyan si Franz Castro. Oh, binantaan ako sa buhay. Bakit ka binantaan? Paano pruweba mo? Basta binantaan ako sa buhay. Ano sasabihin niya? Threatening someone is not a joke. Actually, ginamit niya yun. Rape is not a joke. Okay? Eh, hindi po ganun yun sa grave threats, no? Pero, attorney, kinakailangan pakita mo na ikaw talaga ay binantaan na hindi naman nangyari. So, hindi po yan injustice. Kaya nga po, meron tayong preliminary investigation para maiwasan yung gastos at pagod ng mga piskal na litisin ang mga kasong wala namang saysay dahil madidismiss din sa korte. At para din po sa mga nasasakdal na hindi na rin sila magastusan at mapagod na magdepensa sa isang kasong wala namang saysay. Inamin mo, kulang ang iyong complaint, kaya ikaw ay nag-supplemental, kaya huwag kang umiyak-iyak ngayon na ikaw ay victim ng injustice. Tama, binasuran na po ang kaso na sinampa ni Franz Castro laban kay FPRRD. Mali yung basa ko, hindi basura in the first place, alam nyo, pag-usapan natin niya mga partners. Unang-una, si Franz Castro mismo, alam niya kulang yung kanyang demanda, kaya nag-file siya ng supplemental. Kaya dinagdagan, alam niya, ay mali. Pwede ba yung attorney? Eh, ginawa niya yun eh. Pero kapag ikay nag-supplemental, parang ang sama ng dating. Inaamin mo na kulang yung mga allegation mo. Tapos ngayon, iiyak siya. Biktima ako lang, hindi katarungan. Hello? Bakit ba ho na-dismiss yan? Inawin po natin yan. Ayan. Ang kaso ay grave threats. Ang dapat patunayan, nagbanta laban sa buhay ng isang tao ang nagsalita. Okay? Ngayon, para mapatunayan na nagbanta nga sa buhay ng isang tao ang isang nagsalita, kinakailangan yung salita niya nakadirekta doon sa pinagbabantaan. Ginawa ba ni PIRD yun?
Eh, ang ginawa niya, kinuwento niya kay Pastor Kiboloy kung ano yung usapan nila ni BP Sara kung paano gastusin ang intelligence fund na dapat ginagastos yan laban sa mga terorista ang CBP-NPA. O, paano mo sasabihin binantaan si Franz Castro? Eh, kwento lang yon kung ano yung naging usapan nila ni BP Sara pagdating dun sa paggastos ng intelligence fund na inamin naman talaga ni Presidente. Tama naman yung paggastos niya, nagagamitin talaga intelligence fund para supilin. Kung kinakailangan, patayin ang mga kalaban ng gobyerno kasi meron naman talaga tayong labanan na nangyayari dito sa Pilipinas. Diba? Kaya nga intelligence fund yan eh. Diba? Para laban sa mga terorista sa ating lipunan, mga salop ng ating lipunan. O, paano mo sasabihin binantaan siya? Eh, kabahagi lang yan ng kwento, extra lang siya dun sa kwento. Gusto niya kasi siya yung bida dun sa kwento. Hindi po pwede, extra ka lang, Franz. Okay? Pangalawa, ang sabi pa ng piskalya, eh kung talagang nagbanta siya, eh bakit puro joke ang sinasabi ni Presidente dun sa programa? Siyempre, pag ikay nagbabanta, talagang pil na pil mo. Patayin, patayin, papatayin kita, sasakta-sakta, ganyan-ganyan. Eh hindi eh. Bukod sa mga kwentuhan ni FPRRD, eh nandun pa yung mga jokes-jokes niya. Kaya ang sabi ng piskalya, alam mo, pag ikaw ay magdadimanda for grave threats, kaya kailangan patunayan mo yung actus reus, kung ano yung ginawa, kaya nga actus, o kung ano yung sinabi, at saka yung mens rea, ano yung mens? Mens utak. Ano yung mental intent? Dapat meron kang intensyon. Eh ngayon, nasa ng intensyon na ang pagbabanta naman ay hindi directed kay Franz Castro. Directed lang yan sa kwentuhan kung anong pinag-usapan at puro joke pa. Ngayon, sabi ni Franz Castro, siya daw ay biktima ng injustice dahil na-dismiss sa kanyang demanda. Hello, ang problema sa inyong mga pulahan. O red baiting na naman. Eh ano tawag sa inyo? Ah, baka naman ano na sila ngayon, dilawan na sila, pinklawan na sila, no? Dahil palagi silang kaalyado, kung sinong pwede lang kaalyado, no? Kung ano man ang kulay ninyo. O sige, kayong mga teroristang CPP-NPA, ang problema sa inyo, hanggang propaganda lang kayo. Alam nyo ba ako sa KM, kaya ako tinanggal dyan, sinipa. Buti na lang, sinipa nila ako. Kung otherwise, siguro nagpapatay na rin ako ngayon ng kapwa Pilipino, no? Hindi naman nangyari yun. Kaya nila ako sinipa. Kasi nga sabi ko, bakit ba palagi na lang kayong ibagsak, ibagsak, puro sloganeering. Tatanungin mo, ano bang issue? Ibagsak, ibagsak. Ganyan-ganyan si Franz Castro. Oh, binantaan ko sa buhay. Bakit ka binantaan? Paano problema mo? Basta binantaan ko sa buhay. Ano sasabihin niya? Threatening someone is not a joke. Actually, ginamit niya yun sa rape is not a joke. Okay? Eh, hindi po ganun yun sa grave threats, no? Pero, attorney... Eh, kinakailangan pakita mo na ikaw talaga ibinantaan na hindi naman nangyari. So, hindi po yan injustice. Kaya nga po, meron tayong preliminary investigation para maiwasan yung gastos at pagod ng mga piskal na litisin ang mga kasong wala namang saysay dahil madidismiss din sa korte. At para din po sa mga nasasakdal na hindi na rin sila magastusan at mapagod na magdepensa sa isang kasong wala namang saysay. Inamin mo, kulang ang iyong complaint, kaya ikaw ay nag-supplemental, kaya huwag kang umiyak-iyak ngayon na ikaw ay victim ng injustice. Attorney, pag hindi pumabor sa kanila, injustice. Mm-hmm. Pag pumabor sa kanila, dahil di ba marami ding mga ano dyan, decision din sa Quezon RTC, CTRTC na pumapabor sa kanila. Nandun daw yung hustisya. Nandun daw ang hustisya. Eh, pag sila panalo, may hustisya. Pag hindi sila panalo, walang hustisya. Pero ang problema nila, puro propaganda. Pagdating naman po sa larangan ng demandahan, kinakailangan elements of the crime. Hindi po pwedeng propaganda lang. Anong propaganda dyan? Mamamatay tao si Duterte! Binantaan ako kaya dapat siya makulong! Oh, di ba? Yun lang naman sinabi niya. Bakit sa tingin ko na binantaan ako? Dahil yan, Duterte na yan, mamamatay tao. Oh. So ngayon, attorney? Puro lang mga slogan-slogan. Dahil may desisyon na, yung RTC. Hindi po desisyon ng RTC. Yung Piskalya. Ngayon, paano na ngayon yung programang Kikan sa Masa? Para hello? Sa masa? Paging MTRCB, paging NTC, sinabi na po ng Piskalya, walang grave threats. O paano na po yan? Mababalik niyo pa ba yung period na sinuspend niyo kami? So sa mabuti na lang, konti lang nanonood sa free TV at lahat sila yung nasa YouTube, at Facebook, niya, at sa cable. O talaga po, na dapat yung mga kaso ngayon na nakabinbin tungkol doon sa prangkisa ng SMNI, dapat banggitin na nagkaroon na ng desisyon
ang piskalya na siyang competent na opisyal para magsampan ng kasong kriminal na wala pong probable cause para sa grave threats dun sa broadcast ng gikan sa masa. At dahil dyan, talaga naman pong totoong sinasabi ni FPRRD na sinupil ang kanyang kalayaan ng malayang pananalita. Kahit pa mag-motion of reconsideration pa itong kampo ni Franz Castro. Napakaganda kasi nung desisyon ng piskal. Hindi ko alam kung paano nila babaliktarin yan. Pero attorney, nabanggit mo kanina itong naging desisyon ng piskalya. Yung pati rin sa sa kamera isa din 'yan sa mga binasa nila. Yes. Well, na, ayan na po na reason. Parang 14 pages po 'yan of reason kung bakit wala talaga nalabag na batas doon sa mga binanggit ni FPRRD. Eh, kwentuhang kutsero naman kasi yun. Chismisan yun sa panig ng dalawang, Marites sa panig ng dalawang matalik na makaibigan kung ano nangyari doon sa usapin nila ng kanyang anak. At talaga naman pong newsworthy yan dahil bihira naman mag-usap yung dalawang mag-ama. Pero attorney, in a rare moment na nag-usap sila, natural, curious kami. Usapan din yun. Attorney, tingin mo, kasi laging ipinoproject nitong si Congresswoman Franz Castro na nagdulot ng takot. Sa matagal na panahon, kahit nga yung militar, kahit na yung nasa defense sector, alam na alam nila itong mga leaning, itong mga nasa CPP, NPA, NDF mismo, si Joma, isang red tagger. Dahil siya mismo yung nagbanggit na itong mga grupo na ito, talagang konektado ito sa amin. Tingin mo, maipapaniwala pa nila sa tao na sila ay takot or natatakot sa mga pronouncement na ito gaya ni Pangulong Duterte na wala na nga siya sa posisyon ha, nung Pangulo siya, marami din siya, ngayon lang siya natakot. Well, unang-una, hindi po terorista ang FPRRD. Kayo pong CPP-NPA ang terorista. Sang-ayon sa batas ng Pilipinas, sang-ayon sa batas ng Estados Unidos, sa batas ng European Union. Terorista. Kayo po ay nagkakalat ng takot sa isipan ng mga mamamayan sa pamamagitan ng pagtatarget ng mga sibilyan, pagre-recruit ng kabataan at mga katutubo bilang mandirigma, paggamit ng landmines sa pinagbabawal ng Ottawa Convention na linabi po ni Princess Diana, o pagkukuha ng mga revolutionary taxes, pag-target sa pagpatay sa mga kapwa mahirap ng mga Pilipino, yan po ang dahilan kung bakit kayo po ay nagkakalat ng lagim ng takot sa isipan ng publiko. At kaya kayo binansagan na terorista, kayo po talaga ang nagkakalat ng takot sa isipan ng mga pamamayan at hindi po ang isang FPRRD nung wala na sa kapangyarihan na nakabasto na. Oo. Eh, dapat yung gayahin na nila, attorney. Magbasto na rin sila. Hindi. Gayahin na lang. Okay. Si PR na kundi na yun. Latest fashion. Duterte fashion, nakabaston. O, naman, magbasto na tayo lahat dito, ha? Oo. Alam niyo naman po, cult following itong si Jade. Alam niyo naman, punta na tayo dito sa cult following. Na-miss ko na yan, ha? Masyado naman tayong heavy. So, tumawag po kayo kung sa tingin niyo ang latest K-pop phenomena ay si Jade. Malayo, attorney. Sayawan mo na lang. Sayawan na lang. Okay. Sasayaw ko talaga. Okay. Music, sasayawan daw ni Jade for your morning entertainment. Ganito lang. Ayun. Ganyan ka lang. Gigiling-giling ka lang. Sige. Giling-giling. Giling-giling. Wow. Bagay na bagay. Uy, manager mo ako. Siyempre, ikaw yun. Pero 40% ang aking komisyon. Wag 30% lamang. Dahil ako yung nag-discover din sa'yo. 40% attorney, parang ganyan din. Huwag ka naman matimik dyan. Bibigyan ako ng 5%. Okay? Tahimik ka na lang dyan. Anyways, attorney, itong ating namang prangkisa, suspension natin dito sa mula sa NTC ay, kung hindi ako nagkakamali, by January 19, no, ay muli tayong sasaere no, dito nga sa ating mga programa sa SMNI. Well, abangan niyo po yan dahil marami rin kami mga pagbabago dahil pinagsamantala, dami yung suspension para pagbutihin pa ang aming programming at ang aming mga programa. No? Nang sa ganun, mas maraming manunood at mas magiging masaya kayo sa aming mga binibigay. May napansin yung ating mga kababayan attorney, bakit daw parang hindi tayo apektado, parang masaya pa tayo, parang gano'n na tuloy-tuloy ang ating... ano gagawin natin? Iyak tayo, hello. Alam naman natin ang loyal followers natin na sa internet, no? Yes. Sa totoo lang, paano naman halos lahat ng magpunta ko sa Japan, halos lahat ng mga OFW nanonood sa atin. Hindi naman yan dahil sa pre-TV ng Pilipinas, dahil sa NTC. Yan naman po yung dahil sa YouTube. Di ba? So, sa akin naman po ay, at least,
naging bahagi ng SMNI para malaman ng taong bayan kung ano talaga ang tunay na angyo ni Speaker at ng Kamara de Representante sa mga panahon ngayon. At least alam nila kung sino nagsupil ng mga demokratikong mga kalayaan. Oh. At yan po ay hindi makakalimutan ng taong bayan. Nakaukit na po yan sa kasaysayan kung sino ang mga naging kalaban ng kalayaan. Eh, kahit patuloy tayong ginigipit, attorney, ay hindi tayo masusupil sa paglalahad ng katotohanan. At masaya pa rin tayo, patuloy na binibenta si Jade Calabroso.